Kaya kung sino man po ang senador siguro na mambabatas na kukontra dyan at sasabihin dapat makulong ang ating dating Pangulo, eh siguro po kulay politika yan. Hindi po ako naniniwala na dahil yan sa justisya o sa ano, dahil sa totoo lang po, kung merong dapat humusga sa ating dating Pangulo, taong bayan yan. Sila dapat ang magsabi kung nagkamali ba yung ating Pangulo o hindi. What's up mga tol? Senador Idol Robin Padilla. Uminit ang ulo at inilabas ang hinanaing sa ICC dahil nga sa pilit pa rin itong panghihimasok sa ating bansa. Lalong-lalo na nga sa dating mahal na Pangulong Rodrigo Juan Duterte. At dahil po'y naniniwala dyan na siya po ay biktima din ng politika. At yan din po ang gustong mangyari nitong mga taong ito na nasa likod ng ICC na yan. Na yan din ang gusto nilang mangyari kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sa palagay ko po hindi papayagan, at naniniwala po ako hindi papayagan ng mga senador din, sapagkat alam din po nila ni yung accomplishment na ginawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mainit nga na nagbigay ng pahayag si Idol Senator Robin Padilla, at hindi nga mapigilan itong magbigay ng komento dahil nga sa patuloy pa rin ng panghihimasok ng ICC dito sa ating bansa na pang-iimbestiga, lalong-lalo na nga ang ating dating mahal na Pangulong Duterte na pinag-uusapan nga ngayon ang gagawing imbestigasyon ng ICC sa dating Pangulo. Na inalmahan naman ito ni Idol Senator Robin Padilla. Pero bago yan mga tol, ay kung matatandaan ninyo na inalmahan rin ito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nasabing gagawing imbestigasyon ng ICC sa ating dating mahal na Pangulong Duterte. Na sinabi nga ng mahal na Pangulo na hindi siya pumapayag na gagawa sila ng imbestigasyon sa dating mahal na Pangulong Duterte na ayon pa sa kanya. And I have stated it often, even before I took office as president, that there are many questions about their jurisdiction and the what we in the Philippines regard as an intrusion into our internal matters and a threat to our sovereignty. So. No, I do not see what their jurisdiction is. I feel that we have in our police and in our judiciary a good system. We do not need assistance from any outside entity. The Philippines is a sovereign nation, and we are not colonies anymore of these former imperialists. So that is not something that we consider to be a legitimate judgment. So until those questions of jurisdiction and the effects on the sovereignty of the Republic are sufficiently answered, I cannot cooperate with them. Ipinasasalamat naman ito ng mga taga-suporta ng ating mahal na Pangulong Duterte dahil nga sa pagpigil ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa gagawing panghihimasok ng ICC o gagawing pang-iimbestiga nila sa ating dating Pangulo. At samantala naman mga tol, ito naman ang naging mainit na pahayag at mainit na banat ni Idol sa ICC dahil nga sa tila panghihimasok pa rin ang gagawin nila at tila kulay politika nga raw ito ang gagawin nilang imbestigasyon sa ating dating mahal na Pangulong Duterte. Nakitang-kita nga rito na may kulay politika at gustong-gusto nga nila na mapunta sa kulungan ang ating dating mahal na Pangulong Duterte. Panoorin natin ang clip na ito. Tapo ako dyan sapagkat alam niyo po, una, ginawa po yan ng ating mahal na kaibigan na si Senator Chinggoy Estrada
nakakatapos lang po ng kanyang kaarawan, atin pong binabati, ano, siya ng happy birthday. Alam niyo po, nagawa yan ng ating mahal na senador sapagkat siya din po ay biktima ng politika. Tandaan po natin ito, hanggang ngayon po si Senator Chinggoy Estrada talagang ang kanyang alam naman po nating lahat yan. At tayo po ay naniniwala dyan na siya po ay biktima din ng politika. At yan din po ang gustong mangyari itong mga taong ito na nasa likod ng ICC na yan. Na yan din ang gusto nilang mangyari kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sa palagay ko po hindi papayagan. At naniniwala po ako hindi papayagan ng mga senador din sapagkat alam din po nila ni yung accomplishment na ginawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sir, napaka-obvious naman po ano, na ang mga politiko, yan po ay nabubuhay sa opinyon at sa paghuhusga ng taong bayan. Eh naghusga na po ang taong bayan. 90% plus ang rating, survey rating ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya kung sino man po ang senador siguro na mambabatas na kukontra dyan at sasabihin dapat makulong ang ating dating Pangulo, siguro po kulay politika yan. Hindi po ako naniniwala na dahil yan sa justisya o sa ano. Dahil sa totoo lang po, kung merong dapat humusga sa ating dating Pangulo, taong bayan yan. Sila dapat ang magsabi kung nagkamali ba yung ating Pangulo o hindi. Sila po ang nagsasabing hindi. Hanggang ngayon po sikat na sikat ang ating dating Pangulo kahit saan po pumunta. Kahapon po magkasama kami dyan sa isang restaurant sa East Ocean. Nagkakagulo po ang mga tao doon, yung ating mga mahal na waiter, mga mahal na ating mga cook. Talaga pong nakapila at nagpapapicture sa ating dating Pangulo, babae, lalaki. Talaga yung pagmamahal po nila, alam nila, hindi naman minahal nila ang Pangulong Duterte dahil totoo namang pogi yan, totoo namang matikas. Pero minahal nila ang Pangulong Duterte dahil tama ang ginawa. Yun po, kaya naniniwala po ako na kung meron mang kontra na kapwa ko senador, politika po yan. Hindi po yan sa usapin ng justisya. Mm-hmm. Meron din po kayong kasama dyan sa Senado, senador, ang nagsabi na bakit daw natin tatanggihan yung tulong daw ng ICC na mag-imbestiga dito. Tingin nyo ba kailangan pa natin ng tulong mula sa ibayong dagat na ano, parang tila ang sinasabi nila, wala nga, hindi nga gumagalaw yung ating justice system, lalo na pag hindi pabor sa kanila. Parang ganun agad yung sinasabi nila, Senador. Mahirap po kasi yung sinasabi nila na yan. Alam niyo po, ako hindi abogado, ano? Pero ako po nangulong ng higit. At pagdating po kasi sa hustisya, dapat po una sa lahat bago ka madala at sabihin natin na mga patunayan na ikaw ay may kasalanan, may eyewitness ka. Ang iyong mga ang ikaw nandun talaga. Paano naman makakatulong itong ICC? Nandun sila sa Europa. Kung merong tao na masasabi po natin na tunay na makakapagdinig ng kasong ito, wala pong iba kundi tayo mga Pilipino, dahil tayo ang nandito. Hindi naman po tayo pwedeng husgahan naman ng korte na nasa malayong lugar at dadating dito at wala pong logic, sir. Hindi ko po nakikita yung logic. Paano makakatulong sa atin yung malayo, yung dayuhan? Hindi po. Dapat tayo magtiwala sa atin pong mga korte. Tayo po isang bansa na merong kalayaan. Paano natin nasasabihin na tayo may kalayaan kung umaasa tayo sa tulong ng ibang bansa, lalo't lalo na pagdating sa hustisya? Pambihira, walang logic yun, sir. Oo. At tapos, kumbaga, sabi nga, pag hindi pabor sa kanila itong desisyon ng korte,
eh, failure agad yung justice system, lalo na yung mga halimbawa, itong mga makakaliwa. Pero pag pabor naman sa kanila, sasabihin agad nila na ay may ano pa, hustisya pa pala dito sa Pilipinas. Yung ganyang attitude, sir, na kumbaga parang hindi naniniwala, kung hindi pabor sa kanila, hindi agad naniniwala, bias yung kumbaga yung gobyerno agad. Well, hindi nakakataka na lahat ng mga naging kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte, kahit hindi siya yung naghain ng kaso, kahit isang negosyante ang naghain ng kaso, pilit idinidikit dito kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pag ganun yung ano, sir, makabayan ba talaga ang tingin mo sa kanila na parang lagi silang inaapi, biktima agad, pa-biktim agad yung kanilang ginagawa po? Alam niyo po, sir, naiintindihan po natin yung kanyang mga ganyang pag-iisip eh. Kasi lagi po nilang sasabihin ay kalayaan ng kanilang ekspresyon. Ano? Talagang nasa ng batas yan. Freedom of expression. Okay. Walang problema. Yan eh, ginagalang namin. Pero huwag niyong igigiit sa lahat ng tao na yan ang katotohanan ninyo. Maaring sa inyo, yan ang katotohanan ninyo. Pero, tandaan po natin, laging boses ng tao. Ang boses ng tao ay boses ng Panginoon Diyos. Ano? Kaya po, ano, sana yung ating mga kababayan nito na lagi nilang ipinalalandakan na walang hustisya dito sa Pilipinas. Alam nyo, mga kapatid kong mga Pilipino, lalo din po yung mga kasama natin sa mga mamamahayag. Ano? Minsan, tatanggapin din nyo ang paghusga ng taong bayan dahil sila yung ating pinagsisilbihan. Kung ano yung sabihin ng taong bayan, yun yung dapat nating respetuhin. Yung opinion ninyo, nirerespeto natin yan. Ginagalang natin yan. Pero huwag nyong ipilit. Dapat, kung merong unang-unang naniniwala sa inyo, yung taong bayan dito sa lugar natin. Yung sa pagdala nyo dyan sa mga dayuhang bansa, hindi yung counted. Ano yan eh, ang tawag dyan na influence, na ini-influensahan lang ninyo kasi may kakayahan kayo. Pero yung mga kababayan natin na 90% plus na naniniwala sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte, wala silang kakayahan. Pero ang dapat nating nirerespetong lahat ay yung boses ng taong bayan. Mm-hmm. At sabi mo nga kanina, based sa rating, bumaba na lang si Pangulong Rodrigo Duterte, eh mas mataas pa yung rating niya kaysa dun sa mismong kanyang pag-upo. Sino ba ang paniniwalaan ng taong bayan? Yung Pilipino na nandito mismo at nakaranas ng pamamahala ni Pangulong Rodrigo Duterte? Yung nasa ibang bansa na wala naman dito at based lang sa hearsay. Sabi nga doon sa resolusyon, puro hearsay lang yan. Paano yan? Eh, kumbaga, kung may justice system pala na kaduda-duda kung umiiral ba, hindi yung sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, pag hearsay, basura agad yung kaso. Pero sa kanila, parang naniniwala sila sa hearsay. Eh, siguro yung justice system nila ng ICC ang medyo problematic, Senador. Yun nga po eh. Yun nga po ang pinangahawakan natin, sir. Eh. Kaya sana po itong ICC, maging ano din sila. Maging, totoo lang, demokrasya ang daladala ng mga bansang ito na sinasabi nating bumubuo ng ICC. Dapat panindigan nila yung salitang demokrasya. Pag sinabi nating demokrasya, eh, taong bayan yan. Hindi pa pwedeng tawagin demokrasya yan kung iilan lamang na mga... Iilan lamang ang nagsasabi na ganito. Ganito sa Pilipinas, ganito. Kami namatay dito, gano'n. Nasaan ang demokrasya dun? Ang paniwalaan natin, yung taong bayan, yung nasa kalsada. Yan ang paliwaan natin. Huwag natin paniniwalaan yung mga nasa malalimig na aircon, yung mga may negosyo, yung mga... May mga sariling interest po yan. Kaya yung ating panawagan dito sa ICC, kung tunay na demokrasya ang inyong daladala,
ang demokrasya dito sa aming bansa ay respetuhin ninyo. Mm-hmm. Dahil umaandar ang demokrasya dito. Mm-hmm. Dito sa bansang ito, tunay ang kalayaan. Ayan, magkano kaya ang dahilan, nakikita nyo ba dahil may hatak pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte? Kahit na hindi, kumbaga, parang tapos na yung kanyang termino at kung politically motivated siya na doon lang sa kanyang pagiging presidente, dapat tinapos na nila. Pero tinuloy-tuloy pa rin nila, no? Kung possible, sino yung nag-uudyok nito? Kasi may, nakikita nyo ba, may hatak pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte at papalapit na yung mga eleksyon. Kumbaga, isang iglap lang itong kasalukuyang administrasyon, matatapos din ito. Nakikita nyo ba na ito rin yung possible na dahilan, Senador? Hindi yung magkano ang dahilan, ano yung dahilan talaga? Sa mga usaping politika po, hindi po nawawala yung magkano. Lagi kasama po yan. Ano? Maaring yan nga yung number one. number two po, siyempre medyo malungkot po kasi ang nangyari sa oposisyon nitong panahon po ni Pangulong Rodrigo Roberto Duterte dahil talaga po naman na namulat yung mga mata ng ating kababayan sa matagal na panahon po itong oposisyon na sila po ay nakupo din naman at sigurado naman po ko alam din po nila na marami-rami pong taon na nandyan sila pero wala naman pong nakitang pagbabago ang ating taong bayan kaya hindi po sila pinalad masyado nitong nakaraan na eleksyon. Mm-hmm. Kaya po siyempre, lahat gagawin po nila. Ayan po kasi ang politika sa Pilipinas ay napakadumi. Talaga pong panahon pa po ni Andres Bonifacio, ganyan na talaga. Kung hindi ka makuha sa eleksyon, sisiraan ka hanggat ikaw ikamatay mo na yan. Mm-hmm. Ayan po talaga ang ating politika. Pero meron pong solusyon dyan. Kaya nga po, lagi po natin sinasabi na baguhin na natin yung sistema ng gobyerno. Kapag binago po natin ang sistema ng gobyerno, ang oposisyon po magbabago po yan. Kasi sa ngayon, malungkot po talaga ang kanilang sitwasyon. Sa ngayon po, ay ang pinalad lang po sa oposisyon ay iisa lang po. At siya po yung ating ginagalang din na si Senator Risa Ontiveros. Maliban po sa kanya, wala na po. Si Coco Pimentel, si Senator Coco Pimentel naman po, yan naman po yung kaalyado na bumaklas lamang sa PDP Laban na meron po siyang sariling issue sa PDP Laban. Pero yan po, si Senator Coco, kaalyado pa rin. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panunood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat. Hanggang sa muli, paalam.